What's up, Pushmates? Welcome back to another fun and exciting episode of Pushbets. My name is Gary. For today's episode, makakasama natin ang mother and son tandem. Let's all welcome Maricel Laksa Pangilinan and Donnie Pangilinan. Hello, Paul. Welcome to Pushbets. Hi, thank you for having us. Nice to see you again. It's nice to see you both again. So for this episode, is kakaiba itong gagawin natin. So I have here some questions na very relatable for both parents and children. So magbibigay lang po kayo ng mga pieces of advice or opinion sa mga mababanggit na common situations na pinagdadaanan ng mga pamilya. Okay? So number one, sa movie nyo kasi na Gigi, based on the trailer, hindi pa bore ang parents ni Seth, played by Donnie, na sa gusto niyang tahakin na pat sa esports. In real life, may say ba dapat or may say ba ang parents sa choice of career ng anak? Ang nangyari kasi, gusto mag-artista ni Donnie, ang sabi ko hindi pwede. Oh, okay. Hanggang sinabi ko sa kanya, oh, sige, kung gusto mo talaga gawin yan, hindi kita susuportahan. Oh. Hindi kita papakilala kahit kanino. Kailangan mahanap ka. Ah, so talagang si Donnie, sariling sikap niya. Yes. Wow. So I think kung may say ba ang mga magulang, habang nakatira ang mga anak namin sa aming bahay, may say kami. Yes. Pero there will come a time na kailangan silang gumawa ng mga choices at kung gusto talaga nila yung choice na yon, ipaglalaban nila. What about you, Donnie? Yeah. Ano masasabi mo doon? I think the parents should and can give suggestions and their own advice. But at the end of the day, the kids will choose primarily their own path in life. Sabi kanina ng mommy mo na talagang you have to work your way up. Was it hard for you or how did you view that experience? Of course, it's hard. I mean, it's not easy naman, di ba? Siguro, ang pinaka-importante lang is, syempre yung guidance nila, yung hindi ko mawawala yung, hindi ako mawawala sa sarili ko. Knowing when to say yes and to say no to certain opportunities because, syempre, when I entered the industry, medyo, may mga bagay na pwedeng gawin, mga hindi pwedeng gawin. Yeah. Mga dapat maging cautious, mas cautious, mas... Pero hindi mawawala yung sarili mo. Yun yung pinaka-importante. And I think, you know, every day is a learning experience and an opportunity to grow. Okay. Yeah. Situation number two, which is related dito sa sinabi kanya ni Ms. Maricel, no? So, anong maipapayo ninyo sa isang anak na gusto nang bumukod sa kanyang mga magulang? Say, an adult child wants to move out of his parents' house. If it's time, why not, di ba? Mm-hmm. Ako, I moved out a couple of years ago. However, I still wasn't completely sure if that was the right move. Because mm-hmm. I don't think you'll ever really be 100% mm-hmm. sure. But you can try it out for a bit, see how it goes. Talk to your parents about it, weigh the pros and cons. Kung time na talaga, kung may career ka na, you're already earning for yourself, you think that it's best na magstay ka sa ibang bahay, stay ka sa ibang place because of, you know, all the pros and cons that you've constructed, then why not, di ba? I was about to ask you, when do you think it's the right time to move out? Pero I think that's yung more on maturity, like you said, na kung kaya mo na. Mm-hmm. Kung kaya mo na yung tumayo on your own. Mm-hmm. Like both, not just financially, but on your own. Yeah. Mm-hmm. I think na importante yung decision, hindi ginagawa dahil may gustong gantihan, o kaya dahil gustong maglayas. Mm-hmm. Negative kasi yung parang connotation ng bumubukod eh. Mm-hmm. Parang may gusto kang layuan. Mm-hmm. Hindi. Kung talagang gusto mong bumukod dahil ito na yung time mm-hmm. na kailangan mo ng space para sa sarili mo at afford mo naman mm-hmm. yung lifestyle na yan, why not? What's your stand po on that? No, kasi di ba there are some parents, medyo may hesitation to let their children go. Yeah. Pero may iba naman na very supportive about it. Sa inyo po ba, how important is it for your children to learn to live independently? They need to learn to live independently because I will not always be there.
and their father is not always gonna be there. Mm-hmm. And we will not help them in their lives kung hindi sila independent and sustainable in their lives. You know, kung hindi mo tinuruan yung anak mo na to fend for him or herself, de hindi mo siya pin-repair ng tama sa totoong mundo. So, magiging dependent yan sa'yo sa buong buhay niya. Yeah. Paano siya matututo? You know? Pero kami, as much as they want to stay with us, welcome sila. Mm-mm. No rent. Free food. Wow, diba? Yun. And kahit nakabukod na si Donnie, he can come anytime. Yes, welcome pa rin. He can make padala food anytime. Hindi naman siya malayo. Yes. Yung anak ko na bumuko dahil kinasal, 5 minutes walking distance lang. Oh. Welcome din anytime. Mm-hmm. So, I think yung point lang dito is, kung may bubukod, pinag-usapan ng maayos, hindi ginagawa dahil nabigla, maglalayas, o kaya may negative na nangyari sa relationship, pinaghandaan, at saka full support yung makukuha mo sa magulang mo pag ginawa mo yun. Pero nga dyan, nagpapadala pa ng mga labada minsan. Okay lang yun. Yes, of course. Kasi gusto rin naman namin to feel na we're part of Yes, we're part of this journey. And that shows how close you are. Di ba? Na kahit na umalis ang mga anak mo, they're still gonna come to you. Yes. And eto naman, eto, medyo controversial ito eh. So, how do you feel about parents obligating their children or requiring them to give back to the family once na may work na sila or settled na sila? I think yung keyword din is obligating. You can never obligate to anybody, most especially your kids. Mm-mm. If you want to raise responsible adults, you have to give them choices. And in our case, we never say to our kids, kailangan nyo kaming tulungan kasi tinulungan namin kayo. Mm-mm. Because we did this out of our own desire to raise them well. It's not because, so one day, sila naman yung magsusuporta sa amin. Hindi ganun. So may konting yabang rin kami kasi may mga times na kahit alam namin na afford nila, kami yung taya. Kailangan din gano'n. Yes. Para palaging merong level of respect. Funny? Yeah, I agree with that. Hindi dapat obligated kasi you bring up a child supposedly for them to have their own values as well and for them to, you know, go through their own problems in life, go through their own whatever career they may choose. And nasa'yo na yun kung if they're gonna help you or if they're gonna... Siyempre, in the long run, gusto mo yun na hindi ka iwanan, of course, na they'll communicate with you. They'll make sure that you're always there. And it's up to you guys to form that bond. So I think it's very important, like for us, when we were kids pa lang na ipakita na sa amin na sobrang important yung communication, yung family, eating together, spending vacations together. Kasi yun yung na-instill when you grow up eh. Yeah. And those are the values that you carry on. So it becomes natural. Yeah, it becomes natural. It doesn't need to be forced. Mm-hmm. So I don't think you can ever really force someone na ito ang kailangan gawin mo. But you can suggest it. You can, and you can give reasons for them to come back. Yun. Pero ha, mag-a-add lang ako. Yes po. Hindi ibig sabihin, hindi ka pwedeng umutang sa anak mo. Mm-hmm. Kasi kami umuutang kami sa anak mo. Pero ha, may interest. May interest. Kaya nakalista. Ayun. And finally, messy ba dapat ang parents sa love life ng anak? Ano? Napaupo ka dun. Napaupo ka dun. Okay, who wants to answer it first? Ikaw muna. Generally, syempre yung anak yung magde-decide. But for me kasi, I would like the view of my parents. Because I think that's very important in the future. Hindi ko kaya na magkaroon ng pamilya na hindi pabor yung pamilya ko. Yung parents ko, yung siblings ko. So, for me, that's very important. But I still don't think na, in general, they have to approve of everything. Diba? Mm-hmm. It really depends per situation. Yes. Well, I agree with Donnie, and in my case,
ang biggest blessing ko na pagsunod ko sa magulang ko is nag-asawa ko ng maayos. Kasi ang pumili ng asawa ko, yung nanay ko. Oh! Sabi niya, yan dapat ang mapangasawa mo. Approve agad? Approve agad. Sabi ko, ha? Hindi ko pa kilala yun. Nadamdaman na, mother's instinct. Pero nangyari. Yes, so, parang sa akin palagi, talagang, in my case, I cannot say for everybody, but in my case, na patunayan ko na talaga sa buhay ko, totoo yung verse na, children, obey your parents. Mm-mm. It may be well with you, you will have long life. Ephesians 6 yun. And it's always been true in my life. Tuwing sumusunod ako sa payo ng magulang ko, dahil mahal nila ako, they have the best intentions in mind, napapapunta ako sa tamang daan. Very well said. Okay, so finally po, ano pa mga dapat abangan sa inyo? Okay. Siyempre yung GG, the movie, showing na po yan January 24, 2024. I will be working for the first time with my mother over here, Ms. Marissa Laksa. And we will be with the whole Esports Barkada, yung Talk With Bad Boys. It's really gonna be an experience like no other. This is something very fresh, very different, and I hope you guys can catch it in cinemas. So mga magulang, mga anak, ito na yung time ninyo na magkaintindihan. Mga anak, kung gusto niyo maintindihan kayo ng mga magulang niyo, dali niyo sa sinihan. Mga magulang, kung gusto niyo maintindihan ano nangyayari sa mga anak niyo, Gina. Sumabay kayo sa amin January 24, 2024. That's it, Pushmates. We hope you enjoyed this episode. Stay tuned for more celebrity updates. Don't forget to like, follow, and subscribe to our social media pages for more updates. So once again, this is Gary with Maricel Laksa Pangilinan and Donnie Pangilinan. And this is Push Bets.